This is Rhaegar. Kung madalas kang nanonood sa mga videos ko, malamang alam mo na kung paano ko binuuto. Kung di mo pa napapanood dyan, pwede mong panoorin dito. Yeah. Rhaegar is basically a Sony A7 III camera with small rig parts, cage, a top handle, a side handle, a microphone, a monitor, image transmission system, a V-mount battery, at kung ano-ano pang accessories. Maraming beses ko na siyang nakasama sa mga shoot. And I can safely say na sobrang productive nitong camera na to, as in. Pero ang pinaka-strength nitong camera na to ay yung every time na nasa tripod siya. I mean, mga long shoots, mga interview shoots, documentary shoots, dun siya nag-e-excel. Ngayon, naisip ko lang, paano pag gagawa ko ng isang run-and-gun shoot like University Punks? Kung di ka pa nakapanood ng University Punks, panoorin mo ang Moraita dito. Hindi ko siya madadala sa Moraita. Sa laki niyan. Hindi ko rin siya madadala sa Espanya. Although, pwede ko naman tanggalin yung mga parts na yan just for it to become a portable camera again. But meron pa akong isang rason kung bakit hindi ko na ulit siya gagamitin sa mga ganong klaseng shoots. Kasi itong camera na to is not capable of shooting 120 frames per second on 4K. Ang 4K niya ay 30 frames per second. So nag-research ako and I stumbled upon a cinema camera brand na sobrang bilis umangat ng pangalan. And I researched for a more cinematic camera. So I ended up buying this. This is a Zeekam E2 M4. And na-rig out ko na siya kung makikita nyo. Meet Arya. And we will break this rig down pagkatapos nitong intro. Para mo kong pro! Hey, what's up guys? Rana Den Shal and Poe. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. Okay, ilalayo ko muna si Rhaegar. Ano? Ilalayo ko muna siya dito. Bababa ko muna siya. Dahil ang video na ito ay para lamang kay Arya. Again, this is Arya. Bakit Arya? Kasi sobrang liit niya. If you are watching Game of Thrones, you'll get what I mean. If hindi mo pa napapanood ang Game of Thrones, simulan mo na. Ngayon na. Si Arya kasi ay isang maliit lang na babae. Kahit maliit siya, sobrang astig siya. So that's why Arya ang pinangalan ko dito namin ng misis ko. Yeah. So this is a Zeekam E2 M4. Bakit ako kumuha ng Zeekam? Kasi I needed a B-cam para sa aking Sony A7 III. And naisip ko na rin, nung kailangan ko ng B-cam, medyo angat ko na rin. Actually, naging A-cam na nga siya. Dahil mas maganda yung specs niya kaysa sa Sony A7 III. Though the Sony A7 III is a full frame, this is a Micro Four Thirds camera. Hindi siya full frame. Para siyang Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Haba kasi ng pangalan nun. Bakit hindi ako nag-BMPCC? Kasi ayoko ng form factor ng BMPCC. I like the form factor of the say camera. Just like a red camera. Isang brain style of camera lang siya. Ang maganda din dito sa camera na to, maraming codecs ang pwede mong gamitin dito. You can use H.264, H.265, ProRes. Napakarami ng codecs na pwede mong gamitin. At ang isa sa pinaka panalong feature nito is yung 4K 120 frames per second on H.265. Pero meron siyang 4K 160 frames per second. Pero parang hindi ko naman na kailangan yun. So, I will be reviewing this camera in the upcoming months or weeks. Dahil hindi ko pa siya masyadong nagagamit. If gusto mong malaman yung una kong test shots using this, you can watch the video right here. Pero main purpose nitong video na to is ipakita sa inyo yung rig na to mismo, si Arya mismo. Tatanggalin ko lahat ng components dito para makita nyo kung paano ko siya rig out. Actually, may mga kulang pa dito, but yeah. So, pakita ko sa inyo kung paano ko siya binuo. Okay, so ito na disassemble ko na si Arya. And ang una ko ipapakita sa inyo ay yung pinaka-brain or yung pinaka-camera mismo na nakalagay dito. And this is the Zeekam E2 M4. Dito sa gilid meron tayong headphone and microphone 3.5mm inputs. Ito naman sa kabilang side, meron tayong mga custom buttons dito. Meron din tayong mga nakaabang na threads, quarter inch threads. Sa ilalim, ganun din, quarter inch threads din. Meron tayong dalawa dyan. Sa likod, ang may pinakamaraming ganap, no? Ang gagamitin ko lang for now is yung HDMI, full HDMI port. And of course, gagamitin ko rin yung USB-C port right here dahil gagamit ako ng SSD para mag-record ng material. Hindi ako gagamit ng CFast
card dahil sobrang mahal ng CFast card. Pero yun ang pinaka-convenient na storage, no? This is a Micro Four Thirds camera. Tago na natin. Baka tayo eh, maalikabukan. Again, this is the Zcam E2 M4. Makukuha niyo yan sa Siesta PH. There, that is the brain. Ang una kong ikakabit, of course, ay itong small rig cage. This is the small rig cage for Zcam E2, S6, F6, F8, and M4. I'm not really sure if pwede to sa E2C. Di ko rin sure kung pwede to sa E2 original version of the E2. Ang model number nito is CVZ2423. And pinasadya ko to, no? Merong something there. Ewan ko kung sino ba yan. Pero astig, may ganyan dyan. Pero if wala kang access sa small rig parts, you can try out Nitze. Maganda rin yung mga gawa nila, no? Ng Nitze. Hindi lang naman small rig, no? Marami rin competitors ang small rig. So, actually, hindi mo na kailangan ng cage para sa E2 dahil sobrang rugged nito. Dahil nga, bakal siya. As in, bakal siya. Pwede siyang ipambato sa holdapper. Pero huwag mong gagawin yun. Kasi masaya siya pag ginawa mo yun. Ayan! Naikabit na natin, no? At ang way to secure this is, of course, the threads or mga screws sa ilalim. Sorry, hindi na ako nag-setup ng overhead camera dahil napaka-hassle. Ayan. Okay, so first step is done. Hindi naman din siya ganun kabigat. Ang yun ang maganda dun sa cage na yun, hindi siya ganun kabigat. Okay, ang susunod kong ilalagay ay yung side handle. This side handle is the... What is this? This is the Small Rig Quick Release Wooden Grip HTS2457. So, this is for Zcam E2 lang din. Pero I believe this is for the original E2. Mamaya makilalaman nyo kung bakit. So, yan. Para ikabit siya sa cage, kailangan mo nito. Kasama siya dun sa package. So, ikakabit natin siya dito sa side. Dito sa may right hand side. Kung mapapansin nyo, hindi ko rin ginamit itong rosette mount na to. Kasi pag yan ang ginamit ko, chances are lalayo yung body ng camera sa aking mga kamay. Ayoko nun kasi I will use this camera for handheld work. And kapag ginamit ko, yung handle na yon, yung may rosette threads, lalayo yung kamay ko sa body. Ayoko nun. Gusto ko magkalapit lang sila. Pero yan, nakabit na yung ating quick release para sa ating side handle. There. Okay. Meron na tayong side handle. And ito ay dito, pang-lock mo sa ilalim. Ayan, nilalock mo yan dyan. Tapos, you can also store this. There. Ayan, may magnet siya. So, every time na kailangan mo yung Allen wrench na yun, nandyan lang siya. So, ayan. Meron na tayong side handle. Okay? But, ito yung sinasabi ko kanina na itong handle na to ay hindi para sa mga flagship series or sa E2 M4. Para siya sa E2, original E2 na Zcam. Kasi, as you can see here, makikita mo, no? Hindi ko na ma-access ngayon yung 3.5mm inputs and outputs. So, may sinakripisyo ko dun. But, may na-contact na ako na magko-customize nitong handle na to para uukaan niya na lang dito para mag-open ulit yung ports na yon. So, ayun, medyo masusolusyonan ko naman. But, if walang solusyon, kukuha na lang ako ng isa pang cheese bar para umurong pabalik itong handle. Pero kagandahan sa Zcam, meron pa akong isang XLR input dito for audio, no? Mini XLR siya, 5-pin mini XLR. So pwede ko pang gamitin 'yan. Just maghanap lang ako ng cable na kailangan para diyan. Better check out Alvin's cable para sa mga cables ng E2 camera nyo. Okay, so ang next na ikakabit ko is yung top handle. This is the top handle. Small Rig Cold Shoe Handle 2094. Bakit ito ang kinuha ko? Kasi meron siyang cold shoe dito. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Para ikabit ko to dito, kailangan ko ng shoe mount. This is a standard small rig shoe mount adapter. Two pieces na to. This is 2060. Para maikabit ko tong top handle na to, kailangan ko maglagay ng cold shoe adapter sa ibabaw. So, sige pa natin, of course. Kasi kapag maluwag,
para kang engot. Yan, so meron na tayong cold shoe. So ngayon, pwede ko nang gamitin itong cold shoe mount sa aking top handle. Yon. And then, isasara ko na lang ng ganon. Okay, so meron na tayong top handle. Bakit itong top handle mo, Kuya Ray? Kasi kailangan ko siyang tanggalin. Easy. Para ibalik ko siya, meron na siya ulit top handle. So ganun lang kabilis, no? So yan, meron na tayong handle. Ang next nating ilalagay is, of course, yung ating SSD holder. Okay, bakit kailangan ng SSD holder? This is the BSH2343. So, ito ay hahawak sa ating SSD drive, which is this one. Mamaya makikita nyo. Isa-isain ko din yung mga components niya. So, ito, ilalagay ko dito sa gilid. Pero bago yan, kailangan din natin mag-install din ng cold shoe mount para dito. Bakit kaya shoe mount, no? Siguro mahilig sa sapatos yung mga taga small rig or kung saan man. And yung shoe mount na yan, itong shoe mount na to, ay ikakabit ko dito sa side, no? Para din balance siya with the handle. Iyon. Ayan na. Ayan na yung shoe mount. Makikita nyo na hindi patayo, no? Horizontal siya. Kasi pagkapatayo yan, pag hindi ko nasikipan yung ito, gravity will pull it down. So, kaya horizontal siya. So, ikakabit na natin ngayon ito. Okay. So, ayan na siya. Yung holder. Andiyan na yung holder natin. Meron pa pala akong nailagay na dito, no? Tanggalin ko lang para maintindihan nyo. This is a small rig cold shoe mount adapter with anti-off button, 2260. And as you can see here also, there is a quarter inch thread sa ibabaw ng SSD holder natin. So it's the perfect place to put this. Yan. Meron na siyang shoe mount sa ibabaw. Kakalito, hot shoe, cold shoe. So the next thing that I will do is to mount the monitor. And this is my monitor. This is the DeskView R5. Nagtataka kayo bakit DeskView R5 ang gamit ko, meron naman akong DeskView R7S. Because as much as possible, gusto kong paliitin lang yung setup ko. Yes, mas maganda, mas malaking monitor. Pero since this is just a run and gun setup, mas gugustuhin ko yung 5-inch monitor lang. No? Para hindi rin ganun na-accounting yan. No, lalong-lalo na pag nasa public places ka. To mount this on the handle, gamit ko yung kasamang monitor mount sa DeskView R5. If gusto mo ng DeskView R5, bili ka lang sa Altitude Digital sa DeskView Philippines, no? Or i-message mo ako on Facebook. Bigyan kita ng discount. So, yan. Yan lang. Ganun lang. Tapos, ihigpitan ko lang siyang ganyan. And then, we will mount our DeskView R5. I highly recommend you guys getting a DeskView R5 for your run and gun setups. Dahil sobrang mabisa itong monitor na to. Dahil nga may preloaded na siya ng LUTs. Pwede mong gamitan ng LUTs yung monitor na yan. So, hindi ka na mahirapan mag-expose dahil nga meron ka ng LUTs. Nakikita mo na yung final output. Next thing na gagawin ko siguro ay ilagay na yung baterya. This is an NPF 970. This took me 4 hours before maubos sa Zcam, no? Next thing, bago natin ikabit yung HDMI cable, ilalagay muna natin ito. This is the HDMI safety mount, no? Para hindi mabali yung HDMI cable nyo. Kasama na to dun sa cage. So, yan. Di mo na siya bibilin. So, yan. There. There's our HDMI cable. And then, tsaka ako siya sisikipan. Yep. Your monitor is now plugged in. Next na gagawin ko is to mount the SSD card. This is a SanDisk Extreme Pro 500 gigs. Ito ay ilalagay ko sa aking mount. There. And of course, we also need to secure the SSD ports, no? And cables. So we have this, no? Kasama rin to sa SSD holder. Kasi since SSD lang siya, maaaring mahugot mo siya kapag ka ginagamit mo siya. Pagka gumagamit ka, iwasan mo yung hugutan. Ayan. So yan, secured na yung ating isang port. Okay na to. So hindi na siya matatanggal. And the other one, kailangan din natin siyang isecure.
meron tayong ganito din. Kasama na rin to sa cage, no? So hindi mo na siya bibilin separately. So ayan, secured na ang ating SSD cable dahil nga meron ng ganito. So there. And next thing that I'm going to do is to mount this on top of the cold shoe or shoe mount na nandito. Pero this is a work in progress, no? Ilagay ko lang siya dyan dahil just for the sake of audio, but as I've said earlier, wala akong available na 3.5mm input sa camera na to dahil nga natakpan nitong handle na to. Nandun sa loob, oh. Ilagay ko lang siya dyan. So, when na-customize na yung aking handle, nandyan siya. So, and to for you guys to visualize din, no, yung aking setup. So, nandyan na ang ating Deity V-Mic D3 Pro. So, we are almost done, no? Lente na lang ang kulang and an ND filter. So, for the lens, I'll be using a Mikey 35mm cine lens. Meron din akong Mikey 16mm cine lens. If interested kayo bumili niyan, pwede niyong kontakin si Sir Joseph Filters. Doon ko nabili yung mga yan. Oop, yeah. Okay. Bakit ako gumamit ng isang cinema lens? Kasi this is a cinema camera. A cinema camera needs a cinema lens. This is all manual. So balik manual na naman si Kuya Ray. So there. Lastly, ang kararating lang, no, na ilalagay natin is itong ayaw magpabukas, no? This is a variable ND filter from Case, no? This is a 2 to 5 stops, no? So this is really cool as well. This is a magnetic lens cap. Tito Tristan, ang ganda ng mga produkto mo. If you wanna purchase this variable ND filter, kontakin nyo lang si Case Filters or si Mark Tristan. Tito T. Kua. Ayan po ang final touch natin para sa ating Aria cinema rig. So ayan, ayan po si Aria. Ayan po ang aking cinema rig. So ayan na, no? Tapos na yung ating build, no? Build video para sa aking bagong camera na si Aria. Sana nagustuhan niyo tong video na to. And kapit lang kayo dahil marami pa akong content na ilalabas regarding the Seicam, the lens, everything na nandito, no? And if nagustuhan mo tong video na to at yung iba pang mga videos, pwede bang pa-subscribe na mo? I-click mo lang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong video. So once again, this has been Ryan Adensial and this has been Aria. And see you in the next video.